Hello Cancers! Welcome to Laika Tarot. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano yung challenge sa relationship mo, kung ano yung dapat i-let go, at ano yung dapat i-focus. At saka yung message na rin ng guide mo alamin natin. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. At saka guys, hindi po talaga lahat ng energy nyo ay makukuha ko. Sana po maintindihan nyo. Thank you. Ang bilis ipakita ng mga cards. Angels and guides, please guide us ano ang challenge sa mga cancers. Ayan, nakatatlong cards na tayo. Ito yon, Queen of Swords upright. Teka lang ah. Ayan, Queen of Swords upright, Knight of Wands in reverse, at Justice upright. Sa ngayon, ang ilan sa inyo, hindi masaya ang relationship. Nakakaramdam ng pagsisisi. Yun ay dahil sa paglilihim, sa pagkakaroon ng panlilinlang, or yung cheating. Siya nga pala, itong pinag-uusapan natin ay patungkol sa challenge nyo ng person mo sa relationship. Ang ilan naman sa inyo ay nasa abusive relationship, yung person mo may mental problem, bully. At ang ilang dahilan dyan ay yung stress at saka yung hormonal balance. Sa mga single naman, nandun pa rin sa isip at puso mo yung pagsisisi sa nangyari sa past relationship nyo ng person mo. Ito yung nagiging dahilan ng pagiging unhappy mo, na kailangan mong mag-heal para maging maganda yung future mo. At saka guys, itong tatlong card pa na ito ang nagsasabi na ang person mo ay cheater o kaya mapanlin lang. Yung pangalawa ay abusive, na ang ibig sabihin hindi lang pang physical kundi emotional. Alin man dun. Pwedeng both na sinasapit mo. Ang ilan sa inyo ganyan yung sitwasyon. At saka ang ilan sa inyo na single, may person kang nagugustuhan pero yung person na yun, hindi siya yung person na inaakala mo. Kaya kung gusto mo siya, kilalanin mo siya maigi. Kasi meron siyang mga weakness na hindi akma sa iyo. At saka itong mga cards na ito ay sign na yung relationship mo sa person mo ay hindi balanse. Kaya ito yung ipinapakita ng mga cards kasi may sitwasyon sa buhay mo na kailangan itama. Pero guys, syempre kung maganda ang trato nyo sa isa't isa, may magandang reward ang universe or si God sa inyo. Yung pagkakaroon ng mas bigger at yung pang forever na commitment. Kasama na rin dyan yung pareho kayong nagpupursige para magkaroon ng long term ang relationship. Kumbaga may reward din. At pagdating sa career, kailangan ibalanse mo yung work mo at saka yung personal na buhay. Siyempre, importante ang career at saka yung pagkakaroon ng ambisyon. Pero, mas importante yung mga taong nakapaligid sa atin, lalo na ang bilis ng panahon. At saka, ang warning din ay huwag basta-basta magpalit ng trabaho kung tingin mo wala ka pang clue sa papasukan mo. Maging responsable pagdating sa financial at kung nagkakaroon mo ng argumento ay maging kalma. Angels and guides, please guide us ano ang dapat i-let go ng mga cancers. At saka kung may illness ka man, kailangan makahanap ka ng tamang paraan para ma-manage mo yung stress at pagkabalisa. Ito ang kailangan mong i-let go, ang The Chariot in reverse, 8 of Wands in reverse at 4 of Cups in reverse. Ang kailangan mong i-let go ay yung pagmamadali na matapos yung problema mo or sitwasyon. At ang suggestion ng mga cards ay kailangan mong mag-slow down.
Kailangan mo maging patient at confident kasi yung mga problema, nasa proseso na yan. At mareresolbahan sa tamang panahon. Kasi alam niyo guys, kapag pinilit niyo yung isang sitwasyon or bagay, ay mas malaki o matindi ang magiging damage. Sa mga single, naghahanap ka man ng karelasyon o hindi, may person na darating sa buhay mo. Ito yung magkakaroon kayo ng relationship. Pero hindi kailangan madaliin ang sitwasyon. Kilalanin maigi ang person. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay lack of progress dahil sa walang excitement at saka passion. Ang dapat i-let go ay yung pag-aalinlangan. Ang ilan sa inyo na single na naghahanap ng relationship, may person na nagugustuhan ka. Talagang gustong-gusto mo tong person na ito. Yun nga lang, meron siyang weakness tong person na to na hindi mo magugustuhan. At saka ang ilan sa inyo, nagkakaroon man ng karelasyon pero maiksi lang. Ang ilan sa nagiging dahilan ay yung behavior, pagkakaiba o kaya distance. At ang ilang single naman, yung ba nagbago yung pananaw mo? At saka mas happy ka na single. Kung bakit ganyan ang desisyon, yun ay dahil sa pagkakaroon ng hindi magandang ending sa past relationship or ang iba sa inyo ay nag-heal pa lang kasi kaya hindi pa ready ma-in love. Pahinga muna. Sa career, ang ilan sa inyo ay mas focus sa positive energy. At ang payo ng mga cards na ito pagdating sa career, mas mag-focus ka sa sarili mo lang. Kung ano yung meron sa iba, hayaan mo lang sila. Kasi oras nila yon, time nila yon. Meron din na para sa iyo. Ang ilan sa inyo ay pinapakita ng mga cards na merong cancel na travel at nagkakaroon ng delay na opportunity. Ang ilan sa inyo sa health, magkakaroon ng sakit. Medyo matagal yung galingan, kaya paghandaan mo. Kailangan magpahinga para mapabilis ang paggaling. Ito naman yung mga cards mo para sa dapat mong i-focus. Ang Six of Wands upright, Ace of Pentacles or Ace of Coins in reverse, at Nine of Pentacles upright. Diba guys, kapag nakaramdam ka or nakatikim ka ng success sa buhay mo, itataas mo yung kamay mo. Ganon din sa Olympics. Ito yung mararamdaman nyo ng person mo na darating na swerte sa inyong dalawa. Yung ma-achieve nyo yung goal nyo together na merong success at sinishare nyo yung success nyo sa person mo or sa family. Sa mga single naman, yung person na pinapangarap mo ay darating sa buhay mo. Itong person na ito ay confident, successful at saka ready siya na pakasalan ka. Ang ipinapakita ng mga cards mo ay ang dapat i-focus ay yung oras para sa love life, para sa mga single. Kasi para hindi mo ma-miss yung oportunidad na pagkakaroon ng love life in the future. Ang dapat i-focus base dito sa mga cards mo ay yung success at yung blessings na dumarating sa buhay mo. At syempre, ang dapat mo rin i-focus ay yung pagkakaroon ng magandang memory sa person mo para maging stable ang relationship niyong dalawa. Ang dapat mo rin i-focus ay yung quality time niyo ng person mo together. Matatawag na successful kung balanse ang time sa family at time sa career. Ang ilan sa inyo sa sobrang busy, hindi na nabibigyan ng time ang person, kaya yung relationship nyo ay hindi maayos. Ang magiging resulta niyan, yung negative na behavior at saka yung negative na makikita mo, mapapansin mo sa person mo at magiging sanhi na ng away. Kung mapapansin nyo guys, time pa lang yung kulang sa relationship pero marami nang naging problema, di ba? Kaya kailangan talaga ng balance. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, dahil nga sa pareho kayo ng person mo na nagbi-business, pareho kasi kayo ng goal sa buhay. At pareho nyong na-achieve. At saka ang ilan sa inyo na single, ini-enjoy mo talaga yung pagiging single mo.
At saka sa ngayon, sa iba na focus ang attention mo, hindi pa sa love life. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay sinusuportahan ka ng person mo at saka ini-encourage ka niya na ipagpatuloy yung pangarap mo. Itong mga cards mo ay very positive pagdating sa money or career. Merong success, prosperity, at saka achievement. At saka pagdating sa money, huwag ka munang basta magkaroon ng expansion sa business mo or sa bagong business mo. Kailangan pag-isipan mo muna. Matuto ka rin makiramdam sa sitwasyon. At ang ilan sa inyo pagdating sa health ay magkakaroon ng improvement kung may disease ka man na pinaglalabanan or nagkaroon ng sakit. At saka ang ilan sa inyo ay magkakaroon ng good health kasi minimaintain mo na yung pagkakaroon ng balanse sa lifestyle mo. Ito naman ang mga cards mo para sa message ng guide mo. Ang Princess of Wands upright, the Emperor upright, at Two of Wands in reverse. Ang advice ng guide mo sa'yo sa ipinapakita niya mga cards ay yung magkaroon kayo ng isang desisyon ng person mo. At saka ang ilan sa inyo sa relationship, nag-i-stay ka na lang sa relasyon dahil tingin mo yun yung nararapat para sa inyo ng person mo. Pero kung tatanungin yung kung ano yung nararamdaman mo, hindi ka sure. Sa mga single na gustong magkaroon ng relasyon, yung meron kang choice kung mag-i-stay ka ba na habang buhay na single ka na lang or babalik ka sa ex-person mo. Pero ang advice ng guide mo sa'yo, hindi lang naman yung ex-person mo ang pwede mong pagpilian. Marami kang pwedeng maging choices. Sa ngayon kasi, ang ilan sa inyo, yun lang yung nakikita mong paraan, ang bumalik sa ex-person. Pero meron talagang choices na higit pa sa inaakala mo. Ang ilan sa inyo na single, may dalawang lovers kang pinagpipilian. Pero ang ipinapakita ng cards ay pipiliin mo yung person na tingin mo mas magiging safe ang kapalaran mo. Ang ilang single, magkakaroon ka ng romantic relationship. Older person ito. Pero itong person na to, hindi siya focus sa romance. Kasi itong person na to, para magstay ka sa kanya, practical siya at saka protective. Sa emosyon, ikaw ang magpapakita sa kanya noon para mag-work ang relationship nyo. At saka ang advice ng guide mo ay yung maging open ka sa kung ano yung nararamdaman mo patungkol sa relationship nyo. At saka itong mga cards mo, ipinapakita na ang message ng guide mo, yung relationship nyo ng person mo ay magkakaroon ng long-lasting relationship kung magiging open ka sa kanya or honest. At saka ang ilan sa inyo na nagkakaroon ng problema sa relationship, ang advice ng guide mo ay yung magkaroon ng space sa relasyon nyo ng person mo para mamiss nyo ang isa't isa. At sa mga single na naghahanap ng relationship, merong new romance na parating sa iyo. Magiging maiksi lang yung relasyon nyo pero magiging happy ka at nangyari ito. Sa career, may promotion. Sa money, may abundance. Yun ay dahil sa effort mo. Sa health, ipagpatuloy ang balanced diet. At syempre, exercise. Para may good health. Huwag masyadong magpakasipag at kailangan ng sapat na pahinga. Marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang message ng mystical cards sa iyo. Violet Flame. Invoke the cosmic diamond violet flame. Transmute all that is not love. Saint Germain and Archangel Zadkiel oversee the violet flame of transmutation. It has the power to consume stuck energies so that higher ones can replace them and we can all move forward. Enlightenment.
Look from the highest perspective. See the divine in everyone. Receiving this card draws your attention to the eagle. It prompts you to soar high like an eagle. See everything from the highest perspective and be ready to take action in a moment. It also reminds you to be master and take full responsibility for your life and everything you attract into it. Respond to everything according to the spiritual law of the universe. Manifest your dreams. Focus on your vision, seek satisfaction and contentment. Choosing this card indicates that you are ready to bring forward a soul desire, something that satisfies you at a deep level. Let go of all thoughts of financial reward or how you might personally benefit from your soul desires, for when you manifest them, your feelings of joy and wonder will automatically draw abundance to you. Alamin naman natin ang angel number mo. 222. Doors of opportunity will be opened, debts will be wiped clean, bills will be paid in full. Your finances will change. Claim it and receive it by faith. Type 222 if you believe. Affirm. Somebody is watching you, wishing they had treated you differently. Affirm. Don't be surprised how quickly the universe moves once you've decided. Type amen to receive.